inyo ng panibagong recipe na siguradong inyong pagkakakitaan at inyong magugustuhan. Ang recipe na ibabahagi ko sa inyo ay request by pa-shoutout kay Lisa Robles, Stella David, na nag-request nitong bread na ito. Ang bread na ibabahagi ko sa inyo ay paano ba gumawa ng cheese bread at paano ba gumawa ng cheese topping sa ating cheese bread. Napakasimpleng gawin. At tara na, atin ang simulan para ipakita ko sa inyo mga ingredients na ating kakailanganin. So ngayon, ipapakita ko muna sa inyo ang mga recipe na ating kakailanganin sa ating cheese toppings. Ang paggawa ng cheese toppings. So, ang unang-una nating sangkap ay ang third class ng harina. 1/4 kilo lang po ito. 1/4 ng washed sugar. 150 grams ng margarine. Wala kayong margarine, pwede po ang butter. 50 grams ng powder milk. Kahit ano pong powder milk na brand, pwede nyo pong gamitin. So, ngayon, ito po ang ating mga sangkap para sa ating cheese toppings. Punta naman po tayo para sa ating dough ng ating cheese bread. So, ngayon, ito naman po ang ingredients ng ating dough ng cheese bread. Unang-una po, kailangan natin ng kalahating kilo ng bread flour o first class. Kung wala po kayong bread flour, pwede po ang all-purpose flour. 100 grams ng washed sugar. 30 grams ng milk powder, any brand po. 25 grams ng margarine. Kung wala pong margarine, pwede po ang butter. 8 grams ng salt, iodized salt po ang gamit ko. 1 tablespoon ng vanilla essence para po magbango ang ating dough. At water po 200 ml. At syempre hindi po mawawala ang ating pampalsa, ang ating yeast na 8 grams. So yan po, mag-start na po tayo paghalu-haluin ang ating mga sangkap para sa ating dough. So ngayon, unahin po muna natin ang paggawa ng ating dough. Una po, ihalo po natin ang ating yeast. Rekta na po ito. Hindi mo na to kailangan palsahin sa tubig. Haluin lang pong maigi. Then pag nahalo na po ng maigi, maglalagay po kayo ng butas sa gitna. Ilalagay ang tubig. Ang gatas. Ang asukal. Ang asin. Ang vanilla. At ang margarine. Ngayon, hindi po ako magmamasa ang kamay. Ilalagay ko po to sa mixer para mapabilis po tayo kasi gagawa pa tayo ng cheese topping. So, yan po. Once na nailagay natin lahat ng sangkap, lalagay na po natin siya sa ating mixer. Ito na ngayon, nailagay na natin siya sa ating mixer. Inimix natin siya ng 3 minutes. Yan po ang dapat nyo gagamitin ha, pag may mixer po kayo, yung hook para sa inyong pag-mix ng inyong dough. Ngayon,
Mix po natin siya to number 2. Hanggang sa makita po ninyo na maging doon na siya. So, pag nagiging ganyan na po, go na natin sa number 3. So, ayan, hintayin lang po natin hanggang sa okay po ang ating cobred. So, ngayon, pagkatapos natin siyang i-mixer ng 5 minutes, i-rest po natin yung doon natin ng 30 minutes bago natin siya mamaya ilugin sa ating at buburan ng ating cheese toppings. So, bago nyo po siya i-rest, pahiran nyo ng margarine. Ngayon, hindi po pare-parehas ang harina. Kung ang harina nyo po ay matigas ang pagkagawa ng dough, dagdagan nyo na lang po ng konting tubig. Tansyahin nyo na lang. Kasi hindi po pare-parehas. May matakaw sa tubig, may mahina naman. So, yan. I-rest po natin siya ng 30 minutes. Saka natin balikan. Ngayon, habang nire-rest natin siya, gawin muna natin yung ating cheese toppings. So, ngayon, gagawa na tayo ng ating cheese toppings. Yung harina natin, eto na. Ilalagay lang natin ang mga sangkap at sasama-samahin natin. Ang powder milk. Ang ating asukal. Mix lang po ng maigi para pantay po yung tamis niya. Kasi kapag nilagay nyo na mamaya yung margarine, magbubuo-buo na yan. At doon, natin kailangan lalong haluin ng maigi para pantay po ang ating cheese toppings. So, pagtapos po niyan, ganyan na po, lalagay na natin yung ating margarine. Haluin lang maigi hanggang magbuo-buo na siya na parang breadcrumbs. So, pagkalipas ng ating paghahalo, dapat ganito po yung kanyang magiging itsura. Parang pulbos na may buo-buo. Hindi basang-basa, hindi rin po tuyong-tuyo. Ngayon, itatabi po natin to at hihintayin po natin yung 30 minutes sa ating dough at magkakat na po tayo para ipigura natin ang bilog at isawsaw natin sa ating cheese toppings. Ngayon, depende rin po sa inyo. Kung gusto nyong mag-add ng grated cheese, pwede. Haluan nyo po ito. Add-garan nyo ng keso. Nasa inyo po yan. So, ngayon, tabi po natin to at diretso naman tayo sa ating ginagawang dough. After 30 minutes, napag-rest natin sa ating dough. Ngayon, ay ikakat naman natin siya. At titimbangin ng 55 kada isang piraso ang timbang ng dough. Gumamit po kayo ng maliit na timbangan o kaya digital. Ito po yung gamit ko. So, 55 grams po kada isang piraso ng dough. O, ganyan po. Hanggang sa matapos po natin lahat timbangin. Ngayon, kung gusto po nyo ng maraming magawa, pwede nyo pong doblehin yung recipe na binigay ko sa inyo.
So yan, timbangin po natin hanggang sa matapos ang lahat. Matapos na natin matimbang ang lahat at makat natin sa 55 grams ang ating dough. Ngayon ay bibilugin naman natin siya o ipipigura natin siya gamit ang mating. So yan, may mating tayo. At kailangan din natin ng tubig para sa pag sasawsawan ng ating dough. Kasi po pag kailangan po pagkatapos ninyong ipigura yung dough, bilugin, isasawsaw niyo po siya sa tubig para dumikit ang toppings ninyo na cheese toppings. Hindi po kasi siya didikit kapag binilog niyo lang tapos nilagay niyo dito sa cheese toppings niyo, hindi po siya didikit. So napakasimple lang pong gawin. Ganyan po. Gamit ang kamay. Lagi pong sinasabi, dapat malinis po ang kamay pagkagamit po kayo ng kamay sa paggawa ng bread. So bilugin lang po hanggang sa kuminis. Pag nakita nyo nang makinis, ilublog nyo sa tubig. Yan po. Ngayon, kailangan may handa na kayong tray. Yan, tray para sa inyong pag papalsahan o pagbibikan. Yan. Isasawsaw nyo siya sa toppings ng inyong cheese toppings. Then, pag yan po, ganyan na, yun yung kalalabasan, lalagay nyo na sa inyong tray. So, ganun ulit ang procedure. Bilog lang po. Isawsaw sa tubig. Then, sawsaw din sa toppings. Diretso sa tray. Ngayon, pag natapos nyo po yan, papaalsahin nyo naman po ng 3 oras bago po nyo i-bake. So, tapusin po natin to lahat. Ito na ngayon ang ating cheese bread na pinigura natin kanina at sinawsaw sa ating toppings. Ngayon, gagawin natin ay i-rest natin siya ng 3 oras. Papalsahin natin siya ng 3 oras. So, ang dapat nyong gawin, kumuha kayo ng malaking plastic takpan, malinis na plastic, o kaya po ay tela na malinis para maiwasan ng insekto na pumasok. Gayun din po para mabilis ang kanyang pag-alsa. So, hintayin po natin ng 3 oras. At pagtapos ng 3 oras, magpipreheat na po tayo ng oven. 160 po to 170 lang po ang init ng oven para sa ating cheese bread. Para hindi po siya mabigla sa pagluto. At gayon din, kung marami po kayong tira, katulad nito, may tira tayong cheese bread, huwag nyo po itatapon. Pwede nyo po itong gamitin pa sa ibang tinapay, katulad ng German choco. Ito po yung ginagamit doon. Ilagay nyo lang po siya sa plastic container, tupperware, malinis na plastic na hindi siya sisingaw, at ilagay nyo lang sa inyong chiller. Pwede nyo siyang gamitin kahit saan linggo po ito na nakatabi, hindi po ito masisira para hindi po nasayang ang inyong ingredients. So ngayon, hintayin po natin ang 3 oras. Balikan po natin ang ating pinalsang cheese bread. Ngayon, ito na po ang ating cheese bread na pinaalsa natin kanina ng 3 oras. Ngayon, ang gagawin natin, magpapainit tayo ng ating oven ng 160 lang po yung init na kailangan natin. 160 to 170 lang. Ibibake po natin siya ng 15 to 20 minutes. Tignan nyo po. Kasi minsan po kasi depende po yan sa oven na gamit. May malakas po kasi mag-init, merong mahina. Kaya, depende po yan sa oven. Ngayon po kasi, ang gamit ko kasing oven ay gas oven. Kaya 160 lang po ang init na kailangan ko.
Ngayon, kung mapapansin ninyo, nag-double size na yung ating cheese bread. Double size na siya, meaning umalsa na ang ating cheese bread. Ngayon, hintay na lang po natin ang ating oven na uminit. Ang ibibake po natin siya ng 15 to 20 minutes. Babalikan po natin ito at papakita ko sa inyo kung ano ang itsura niya pag naluto na. Ngayon, naisalang na natin ang ating cheese bread na ginawa kanina. Hintayin na lang natin siya. I-check ko siya mamaya after 15 minutes kung okay na. Pero bago ang lahat, gusto ko magpasalamat kay Master MJ, ang aming mentor. Maraming salamat sa iyo, Master MJ, kasi marami kang natulungang tulad ko, gaya ko, na isang housewife na natuto ng mga recipe na binahagi mo ng libre sa amin. At ngayon ay nakakatulong sa amin bilang housewife. Gayon din kay Master Lloydy at lalong-lalo na kay Master Baker King. Maraming salamat po sa inyo, mga master. Isa po kayong mga alamat na nagbibigay sa aming mga munting nanay na nasa bahay lang. Ay wala kayong sawang tumutulong at nagbibigay ng libre ninyong recipe. Kaya maraming salamat po sa inyo. Lubos-lubos kami ng kapasalamat sa inyo. At naway gabayan kayo ng Panginoong may kapal at pagpalain kayo. So yan, maraming salamat po sa inyong lahat. And ganyan din po, maraming salamat sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, sana po subscribe niyo po yung YouTube channel ko at pakiklik na rin po yung bell para updated kayo sa mga recipe pa na gagawin ko na ibabahagi ko sa inyo. At more blessing po sa ating lahat, lalo na po sa mga baguhan. Huwag po kayong panghinaan ng loob dahil lahat po tayo ay naging tanga bago naging magaling sa pagbibake. Wala pong nagbake na magaling agad. Kaya kung nakaya po namin ngayon, kaya mo rin simulan. At yung kanina po, hindi ako nagmasa, di ba? Nag-mixer po ako. Pero yung pong recipe na binigay ko sa inyo, pwede po ninyong gawin ng masang kamay yung dough. Pwede nyo po yun masahin. Kaya lang po ako nag-mixer kanina kasi mapapatagal tayo dahil gagawa pa ako ng cheese toppings. Gayon, maraming salamat po sa lahat. At sana po itangkilikin nyo po ang aking YouTube channel. At huwag po kayo magsawang manood at mag-like sa aking YouTube channel, Madiskarteng Nanay po. So maraming salamat po. Balikan ko po kayo mamaya sa ating cheese bread na binibake. So, hello! Ito na po ang ating cheese bread na nagawa kanina. 20 minutes ko po siyang niluto sa oven kasi gusto po ng aking mga chikiting ay crispy yung toppings. Kaya nasa inyo po yan. 15 minutes, light lang po yung kanyang ibabaw. Ngayon, sa 20 minutes, ganyan po yung itsura niya. Yan. Napakabango, napakalambot, napakasarap. At pwede nyo pong pagkakitaan. Kaya like ko sinasabi sa mga nanay po ha. Sa mga nanay o kahit tatay. Diyan ka lang sa bahay ninyo. Pwede mo itong pagkakitaan. Kung may maliit kang oven, pwede ka makaluto ng ganito. Basta diskartehan lang. Sabi nga ni Master MJ eh. Magbigyan ka ng recipe, samahan mo ng diskarte. Diskarte lang. Pag mahal mo ang pagbibake, walang imposible, tandaan nyo po yan. So yan po, napakasimpleng gawin at sigurado po, magugustuhan po ninyo to, lalo na mga anak ninyo. Pwede nyo po itong ibenta. Yan. So yan, nakagawa na po tayo ng ating cheese bread. So yan, sa susunod po uli, kita-kita po tayo sa susunod na aking recipe na ibabahagi sa inyo. Maraming salamat po. Bye-bye!